Hello, good afternoon. Kakadating lang pala ni Mr. Dumating na si David. Aray, aray ko. And yes, pag umuwi ang asawa ko, marami po yung prutas na dala. Anong prutas kaya? Siyempre, marami pong mandarin. Ito po ang pinipitas ng asawa ko at the moment siya lang po ang namimitas dahil hindi pa po ako ready mamitas. Hopefully po soon. Tingnan nyo naman po guys, sobrang daming na dala niya. Very, very fresh pa talaga. Kakapitas lang po talaga ito ngayon. Isa po talaga ito maganda pag tagapitas kayo dahil libre po kayo kumuha, libre po kayo kumain. Makakatipid po talaga kami nito dahil hindi na kami bibili ng mandarin. And of course, napakaganda po talaga ng quality. Fresh na fresh. Ayan guys, oh, ganyan siya karami yung dinala ng asawa ko. Sabi ko sa kanya, magdala lang siya ng kaunti. Ang dami. So, libre po kami ng oranges, mandarin. Hindi po kami bibili na sa supermarket. Plus, very, very good quality po talaga ito. Fresh na fresh. Galing pa lang po talaga sa punuan. Ngayon lang talaga to. Tas ng asawa ko. Mandarin. Ganda po sa mandarin. Manipis po ang skin nila. Madali lang po siya buksan. Merong batang maingay. Ayan. Madali lang talaga siya buksan kumpara po sa orange. Pag namimitas ako ng orange or pag namimitas kami ng orange, ang hirap po buksan dahil makapal po ang skin. Pag namimitas kami ng mandarin, maparami talaga ang kain namin. Sobra. Bukas po pala ay pupunta ang asawa ko sa Adelaide kasi meron po siyang skin cancer. Marami po kasing nunal ang asawa ko. So yung moles ay nagiging skin cancer po siya. How many times na po siya kailangan mag-remove? I-remove po talaga yung mga moles na nagiging cancer po siya. So before ay nandun po yun sa may ilong niya, na-remove na po. And the last time as well sa chest niya, marami po talaga dahil napapalibutan talaga ang katawan ng asawa ko ng moles. Ito po ang kailangan i-remove. So, kailangan po siya very small surgery lang naman. Kailangan lang completely po talaga i-remove. Plus, mayroon po talaga dyang nunal sa gilid. Included din po yan. Kailangan lang po yan i-remove. I think mas more on common po talaga itong skin cancer sa mga puti kumpara po sa atin, mga Pilipino or brown skin. Pero doesn't mean na hindi tayo magkaroon ng skin cancer. Yung asawa ko talaga, makikita ko, halos talaga mabalutan ng moles ang kanyang katawan. Ako, bihira lang ako na mayroong moles sa katawan ko. Yung asawa ko, yung sa likod niya, sa liig niya, sa mukha niya, napakadaming moles. Sa totoo po, how many times ako nag-worried sa asawa ko dahil nga ang trabaho namin ay pamimitas. Palagi po siya exposed sa araw. How many times I told him, maybe you should not fruit picking because danger ka sa ano, sa moles, danger ka sa skin cancer. Pero yun po kasi talaga ang gusto niya, magtrabaho, like fruit picking. Tell me honey, I'm just trying to say, I'm worried because you have so many moles for the skin cancer. Well, I like picking fruit and that's how I earn a living and I just need to get checked every 6 months and they should be able to see if there's anything that's dangerous. Pero bilang asawa, nag-worried ako kasi isang moles lang na hindi makita ng doktor, it can be danger, you know? It can be threat in your life. Pag hindi ito maagapan, pag hindi ito makita, hindi ito ma-remove. Marami pong type ng skin cancer. Meron po talaga mas delikado, meron pong mas malala. Ang sasawa ko naman ay hindi po talaga siya masyadong delikado. As long as po, hindi siya pababayaan. Pa-check up lang talaga every 6 months, which is yan po ang ginagawa ng asawa ko. Kailangan talaga i-check buong katawan niya kung saan yung nagiging look weird do na, pero yun po talaga ang nagiging skin cancer na. Hindi ako sasama bukas sa asawa ko kasi 5 hours yung travel, mas prepare ng asawa ko na hindi siguro kami kasama. Parang feeling niya, maaawa siya sa amin 5 hours travel. Tapos si Sylvester, mas gusto niya, siya na lang daw ang pupunta bukas for surgery sa kanyang moles. Mag-aantay na lang ako. So anyway, titigman po natin yung mandarin. It's been cloudy all day po guys. Kaya masyado hindi maganda yung lights ko. So titigman po natin yung mandarin na dala ni David. Kung matamis ba? Matamis talaga to, I know. Wow! Alam niyo po guys, tape ko lang po ito. Being a fruit picker, may mga ideas talaga ako kung paano ko malalaman kung very fresh pa po yung mandarin. So syempre, super super fresh pa talaga to kasi kakapitas lang ngayon.
Pero ang mapapansin ko talaga agad, yung skin, very, very moist pa po siya. Moist pa talaga yung sa inside niya. Mapapansin ko talaga to pag bumibili ako sa supermarket. Sasabihin ko, ay hindi to fresh kasi dry. Pero okay pa naman. Na-spoiled lang talaga ako sa prutas because if you are fruit picker, ay unlimited ka kumain ng prutas. Mmm. Ang tamis, parang sugar. Oh, ang tamis. The best there! Have some mandarin. You want some? Hmm? Come here. Sobrang dami dala ni David. At least more than 2 kilos. Mm. Ang tamis, guys. Sobra. Dinner ako mag-dinner. At gumabi na guys, matutulog na kami. And guess what? May nagka-camping dito sa kwarto namin. Sino kaya? Kung maalala niyo po si Sylvester, ay humiling po siya sa amin na please mommy buy a house. Tapos kung mayroon daw siyang kwarto, lalagyan daw niya ng tent. Hindi ko po alam na seryoso pala talaga yun si Sylvester. Kasi every time na nasa camping shop kami or supermarket, sinasabi niya please buy me a tent. You want a room? Yes, I make it. I wanna make. I put the make a room tent inside the big house. Wish dream come true talaga. Binili yan namin kahapon. Sinit up ko lang yan kanina. So, nandyan siya. Tulog, mahimbing. Actually, dito talaga siya natutulog. Ito po yung bed niya in the last few nights. Natutulog naman po siya ng mahimbing. Like, meron na siyang sariling space, sariling room. So, kanina, so far happy talaga siya and excited. Hindi ko na po na-videohan yung reaction niya kasi super busy ako nag-sit up. Hindi ko po kasi alam kung saan ilalagay yung tent. Pero as in, finally, dyan na lang talaga siya ilalagay next to our bed. And super comfortable talaga dyan si Sylvester. Panay, sabi pa naman ako sa kanya, are you sure matutulog ka dyan? Sabi niya, yes mommy, I'm going to sleep. Ako naman bilang mom, she super overprotective. As in, hindi talaga ako mapakali. Okay lang kaya dyan ang anak ko? Hindi kaya siya dyan lalamigin? So I make sure naka-open up yung zipper to make sure meron po siyang hangin. Yeah.